So dito naman meron din tayong caring channel na pang pigs. Pig sanger. So makikita nyo may pig sanger tayong ginawa. Tapos meron din tayong suspension rod. So ito po siya. So yung iba may gumagamit pa sila ng suspension clip. So yung ginagamit nila. So ito parang alambre ito na makapal, mga boss. So ang maganda rito, mga boss, sa kung ikukumpara mo itong dalawa, itong rod, suspension rod, tsaka yung pig sanger natin na caring channel. So ito. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga boss. So papunta po tayo rito sa Santa Ynez. Santa Ynez project. So first day po nila rito sa Santa Ynez, mga boss. So ito po yung susunod na project na susunod sa Santa Ignacia project, mga boss. Okay, so Santa Ignacia pa rin to, mga boss. Kaya lang ito po yung isang barrio ng Santa Ignacia, Santa Ynez. So yung mga galing sa Santa Ignacia project, pumunta po sila rito sa Santa Ynez. So po nauna na po sila kanina ang umaga. So nauna po na po sila kanina ng umaga. So sunod na lang po tayo. So pinauna ko na lang po sa kanila yung mga kwarto kasi hindi ko na-print yung mga plano, yung mga gagawin diyan. So inintay ko muna na magkaroon ng kuryente para may print ko. So ayan, may kuryente na. Na-print ko na po yung mga plano. So ipapaliwanag na lang po natin dito sa site kung ano mga sukat tsaka yung mga design na pupunta rito. Okay, so papakita ko na rin dito mamaya yung 3D animation niya. So para makita nyo po yung itsura niya bago natin umpisan tsaka kung ano po yung mangyayari sa bahay na project natin pag ginawa po natin. Okay, so hindi pa naumpisan, makikita na po nila kung ano magiging itsura niya. Dito na po tayo. O, tara. Ay, nasa taas na po sila. Uy, sarado yung hardware, ah. Sarado. EMGM Grocery tsaka EMGM Hardware po ito, mga boss. So, hardware. Punta po tayo sa taas. May nagpapatugtog. Yung gawin ta. Okay, punta po tayo sa taas. Ay, umuulan. May tubig. Okay, so ito po yung ano, mga boss, yung gagawin po natin. So first day po nila ngayon dito. So pakita ko muna yung po yung itsura niya. Ayan, no. Okay. So play mo po muna natin yung 3D animation niya, mga boss, para magkaroon po kayo ng idea kung anong mangyayari dito pa, bago pa natin umpisahan. Okay, play muna natin, mga boss. Thank you.
Okay, so nakita nyo naman dun sa drawing natin, ay sa 3D animation mga boss. So kung ano yung mangyayari. So andito na rin mga nakaprint. Printin ko na rin po yung mga design. Tsaka yung mga sukat na tapos na rin po natin. Tapos dito, laboratory, ano daw to? Tawag nila, walking closet yata. Tapos ito yung CR. Flat na lang po yan. Tapos dito sa mga kwarto, cove design yung gagawin natin dito. So yung karini mong ginagawa natin, cove design. So ayun, nakapag-frame na sila rito. Tapos dito rin sa kabila, ganun din. Okay. Ampe, data kayo amin na eh. Data kala tayo? Hindi pa lang partner-partner kayo, di ba? Tapos dito, cove design na rin dito mga boss. Sorry ito. Okay. So, yun lang mga boss. Okay, so ayan. Punta muna tayo sa Gimba. So, may project po tayo doon, Kisame. So, maliit lang naman na bahay yun mga boss. So, andun po sila, Bayao Ricky. Okay, so mag-deliver lang po tayo ng materials doon. Tapos, uwi na tayo. Ay bibili pa pala tayo ng ano, ng materials sa tableria pang cornisa. Okay. Okay, so ayan, nandito na po tayo. Nandito na po tayo sa Gimba. So, patras po tayo mga boss. Okay, so hindi ko na pinata yung sasakyan mga boss. Dalalis rin tayo. Okay, baba yung mga gamit. Dito na yung mga boss. Okay, so ayan na tayo mga boss. So pakita ko lang sa inyo mga boss. So ito po yung sa last. Tapos may partition po tayo dyan. So, pero hindi pa po kasali dun sa usapan namin partition. Tapos dining, tapos kitchen. Okay, so bago natin ginawa ito mga boss, so gumawa muna ako ng 3D animation na ito. So makikita nyo dyan sa screen mga boss. Sunod na po natin. Okay, so nakita nyo naman doon sa 3D animation natin. So may salas tayo, partition, dining, tapos kitchen. Okay, so kompleto na. Naka-tiles na rin, tapos may ilaw na rin yung mga strip light na po natin. Yung mga kisami po natin mga boss. Okay. So dito may CR po dito. CR.
Tapos dito yung kwarto natin, cove design. So ito na po siya. Okay. So dito rin po mga boss. Okay na. Nandiyan pala si Foreman mga boss. Foreman, ayan si Foreman mga boss. Foreman din. Okay. Okay na. Okay, so andito po tayo sa framing. So konting idea lang mga boss sa mga kasama natin, lalo na sa mga nag-aaral tungkol sa framing ng Kisame. So unang-una, ipapakilala ko po sa inyo kung ano yung mga kailangan natin, mga materials na gagamitin para sa Kisame. Okay, so dito, punta na lang halang tayo dito sa taas mga boss. Okay, so dito sa yung isang gamit natin, walang gal. So ito po siya. Siyempre may concrete nail din po tayong gamit. So ito po yung pako natin dito. So tiny po yung ginamit namin. Tapos may kasama pong paring. So ito po yung paring mga boss. Ito yung paring channel o double paring channel tawag nila mga boss. Ito carrying channel tawag dito. So ito naman yung clip. So ito yung clip mga boss. So ang paglagay niyan, alternate. So ayan, makikita nyo, alternate po yung pagkalagay. So dito naman, meron din tayong carrying channel na pang fix. Fix hanger. So makikita nyo, may fix hanger tayong ginawa. Tapos meron din tayong suspension rod. So ito po siya. So yung iba, may gumagamit pa sila ng suspension clip. So yung ginagamit nila. So ito, parang alambre ito na makapal mga boss. So ang maganda rito mga boss, sa kung kumpara mo itong dalawa, itong rod, suspension rod, tsaka yung fix hanger natin na carrying channel. So ito talaga yung bumubuhat sa Kisame natin. So itong carrying channel, so bubuhat din siya, pero ang isa pang purpose niyan, para hindi umuga yung Kisame natin. So pang fix siya, fix hanger. So yun ang isang gamit natin dito sa carrying channel natin, sa fix hanger mga boss. Pero kung sa patibayan, kung pag kung bigat lang yung gusto mong madala, kung sino mas matibay sa kanila, kung kukumpara mo sa bigat, siyempre mas matibay itong suspension rod. So marami pong hindi nakakaalam kung ano po itong suspension rod, kung yung iba hindi nila ginagamit kasi hindi nila alam kung ano yung gamit niyan. So makikita nyo dyan sa framing po natin sa screen. So meron po akong i-download na framing system. Makikita nyo dyan sa screen, andyan po yung mga gamit natin. Wall angle, suspension rod, paring clip. Yun, makikita nyo may suspension rod dyan nakakalagay. So dito, suspension rod tsaka carrying channel. So doon sa framing system natin may suspension rod na nakalagay. So meron talaga. So hindi po siya gawa-gawa lang na pang hanger. So yan talaga yung ginagamit dyan mga boss. So sa ibang hardware kasi walang mabibili ng ganyan. So isa lang po, isa dito sa bilihan sa amin, isa lang yung pwede namin mabilihan ng ganyan. Sila lang po yung may tindang ganitong suspension rod yung makapal. So yan po yung purpose nyan na talagang bibit-bit dun sa Kisame natin. So ikukumpara mo dito, kasi ito pag tumagal, siyempre di man natin alam, pwedeng itong mga repeat natin, pwedeng matanggal yan. Ito, hindi basta-basta matatanggal ito, kasi nakatali na sa sipar links tsaka sa paring. So yung iba gumagamit pa ng suspension clip. So yun po ang wala sa atin, na wala tayong mabilhan. So ang ginawa natin, tinali na lang natin dito. So direkta na po siya. So ang ano lang naman kasi ng suspension rod mga boss, ay yung suspension clip. Para may adjust mo lang. So dito, ni-adjust naman natin ng maayos, so walang problema. So yun ang kagandahan sa suspension rod. Kung wala kang ganyan, sa Kisame, lalo na sa mga ganito, ganitong Kisame, mas maganda na lagyan mo mga boss, para mas sigurado yung Kisame mo. Huwag kang babase lang dito sa may rivet natin. So kung titignan mo, matibay talaga itong rivet. Pero kung isipin mo, kung magdadala lang, patibayan sila, mas matibay itong suspension rod.
Okay, so yan lang po yung ano kan dito i-discuss ko. So yung framing standard. So yung iba pa nga ang ginagawa nila dito. So makita niyo dun sa pinakita ko diyan sa screen. So yung spacing nila 60. So okay naman yung 60 mga boss basta makapal yung paring mo. So karaniwan kasi ng mga paring ngayon hindi ganun kakapal. So itong nabili namin 40 centimeter yung ano ay 40.5 itong binili naming paring. So ito pwede rin 60 yung spacing natin dito. Pero ang gagamitin mong board na gypsum board 12mm. So pwede yan. Ito naman ginawa namin 40 pero ang gagamitin naming board ay 9mm. So yun po yung gagamitin mong board yan. So 40 centimeter 40.6 yung carrying channel natin nasa 80 centimeter po yan yung luwang niya, pagitan niya. So doon sa framing system natin okay na po yung 120 centimeter yung spacing. Pero dito ang ginawa natin 80. So ano pa rin siya, mas matibay pa siya doon kaysa doon sa pinapakita nating framing system. Pero yung standard po okay na po yung 120. Pero sa atin siyempre na meron tayong inalagaan na pangalan, hindi tayo mas maganda kung ilapit pa natin konti. So wala namang problema doon para mas maganda at saka mas matibay. Okay, so iba pang mga gamit sa pag-framing sa pagkikisame, siyempre gypsum screw, tapos gypsum board. Siyempre may gamit din po tayong pang masilya yung premium jointing ng boral, tsaka yung fiber tape o mesh tape po tawag natin doon. So ayan, hindi paliwanag ko naman yan doon sa mga tutorial natin. So check nyo na lang mga boss. So sa tagal ko na rin nagkikisame, experience ko po ito mulang 15 years hanggang ngayon. So makikita nyo naman yung mga gawa ko hanggang ngayon, yung mga trabaho natin wala pa pong pumalpak. So lahat po okay pa po, wala naman tayong back job. Maliban lang doon sa mga natutuluan, siyempre hindi natin maiwasan yan. So para sa tulo pa lang mga boss, sa tulo ng mga tumutulo dyan sa may kisame, ipaliwanag ko sa inyo mga boss. So nag-repair na rin kami ng ganyan, pati hardiplex, pati gypsum board. So nag-repair na kami. So ang maganda dito sa gypsum board, kung saan tumulo, pwede mong ikat yung itong gypsum board mismo. Cut mo lang tapos palitan mo ng board. Okay na, ilagay mo. Okay na. Samantalang sa hardiplex, hindi mo makikita yan na may tulo. So ang mangyayari dyan, yung framing mo madadamay. So pag nabasa yung framing mo, kakalat dyan sa taas, siyempre kakalawangin yan. Siyempre tatagal pa naman yung kisame mo. Kaya lang hindi na repair ang gagawin mo, magpapalit ka na. So pag nagbaklas ka ng kisame, lalo na pag sa hardiplex, nagbaklas ka ng hardiplex mga boss, yung hardiplex na babaklasin mo, hindi mo nabuo na makukuha yan na mababaklas. Hindi gaya nitong gypsum board na kaya mong makuha yan ng buo kahit gano'ng katagal. So kaya mo siyang makuha ng buo na mabaklas. Okay, so mas pero hindi sa pagre-repair, hindi naman kailangan na buo natin na baklasin yan. Kahit maglagari ka lang ng isang portion kung saan tumutulo, dun mo lang i-repair yung gypsum board natin. So yun ang maganda dito sa gypsum board, madaling i-repair kung ikukuparan sa hardiplex. So sa ceiling naman, wala naman talaga dyan yung problema. Kung sa may tulo lang yung pag-uusapan natin, dapat bago ka magpakisame, dapat ayos na yung bubong mo para huwag nyong sisihin yung kisame. O kaya hardiplex man yan o gypsum board yan, huwag nyong sisisihin. Importante talaga yung bubong mo ay ayos na. Ayos na bago kayo magpakisame. Kahit ano pang ikisame mo dyan, masisira rin yan kung hanggat nababasa. Okay, so sabihin natin PVC. Sige, yung PVC, kahit mabasa, okay. So lumulutong rin po yan pag tumagal mga boss. So hindi naman siya gaya na itong hardiplex o gypsum board na hindi basta-basta nasusunog. Okay, so yung PVC nasusunog pa rin mga boss. Diba? So may mga kahinaan din lahat ng mga materialis natin. So siyempre, kung nagpapabahay ka, tingnan mo na lang po yung kung ano yung nararapat na materialis na pupunta sa bahay mo. Okay, so sa cornisa mga boss, sabi ko nga, sa tagal na namin nagkukornisa rito mga boss. So yung cornisa namin, kami na po yung gumagawa niyan.
So matagal na kaming nagkikisame. May kasarili po kaming paggawa ng kornisa. So kami lang po meron ganun dito na kornisa. So wala kang may bibili sa hardware. So pang kornisa na pang gypsum board. So ngayon, yung ibang mga bahay ngayon, so wala ng kornisa kasi minomodern na nila yung mga gawa ngayon. Siyempre, ako naman, hindi ako sumusunod doon. So pinaghalo ko yung modern tsaka yung dati. Siyempre, para makabenta tayo kasi nagbebenta rin tayo ng kornisa eh. Kaya naglalagay pa rin tayo ng kornisa sa mga project natin. So maganda pa rin naman siyang tingnan, mga boss. Okay, so yan lang. So share ko lang po sa inyo. So ito po yung suspension rod na sinasabi ko. So makapal siya, hindi siya basta-basta alambre lang na pag hinawakan mo kakalawangin. So hindi po siya ganun. So hindi siya basta-basta kinakalawang. So makapal po siya. Makapal po siya. So ito po talaga yung bibit-bit sa kisame mo kung ganitong bungalow type. Pero pag sa ano naman, sa mga slab, siyempre hindi ka na makakagamit ng ganito. So gumamit ka na lang ng mga pigsanger na lang paggagaya ng caring channel. So ganoon na lahat mga boss ang gagamitin mo doon. So wala ka naman na kasing pagtatalian doon sa mga slab, mga boss. Okay, so yan lang. Okay, sa mga nagtatanong, baka sabihin ninyo, hanggang yabang ako, 15 years, wala namang ebidensya, ganyan. So meron po ako in-upload na nagkikisame ako 11 years ago sa YouTube. So yun yung mga unang upload ko sa YouTube. So bago pa ako nag-upload sa YouTube noon, nagkikisame na talaga ako, medyo matagal na. So ang naipapakita ko lang sa inyo, yung katunayan na 11 years na katunay na 11 years ago na nakikisami po ako. So ako po mismo yung nasa video. So ayan, makikita nyo po dyan sa screen. So ayan, panoorin nyo na lang mga boss yung YouTube channel natin noon, 11 years ago. So ayan, ganyan po yung mga design noon. So panoorin nyo na lang po mga boss. Okay, so hanggang ngayon yung bahay na yan, kung gusto nyo puntahan ko, pupuntahan ko po yan para makita ninyo kung anong itsura nyo ngayon. Okay, comment lang kayo mga boss. At pupuntahan ko yan para may pakita ko sa inyo. Okay, so payat-payat pa ako dyan mga boss sa video na yan. Payat-payat pa ako. Ang payat ko pa noon. Okay, so tara. Punta muna tayo sa Tarlac City. Sa Tarlac City. At bibili pa tayo materials. Okay, so malapit na po tayo sa Tableria Insular Tarlac. So bili po tayo ng nako. Nakasara pala mga boss. Nakasara pala tong Tableria Tarlac mga boss. Wala tayong mabibili. Ay nako, sarado. Holiday pala ngayon mga boss. Kaya pala walang pasok. Nangyayari niyan, bukas na tayo makakabili. Bukas na tayo makakabili ng full boss. Sarado. Ano? Sarado. Sarado yung bilihan natin. Uwi na tayo. Uwi na. Okay, so ayan, nandito na po tayo sa bahay mga boss. Siya nga pala mga boss, tapos na po namin yung flooring dito sa likod ng bahay namin. So yung concrete bricks. Okay, so kung ikukumpara mo yon sa kung bibili ka dun sa mga gumagawa, so mas makatipid ka po dun sa molde na binili natin sa Lozada. So maganda rito sa ginawa natin, hindi na maputik pag umulan. So dati kasi maputik po rito pag umulan dito sa likod namin. Okay, so yan lang po mga boss. Okay, so yan, kita-kita ulit tayo bukas mga boss. So paki-like na rin po mga boss tong video po natin bilang suporta sa ating channel. Siyempre, huwag niyo lang pong kalimutan na mag-subscribe. Okay? So let's go! Uwi na tayo! Andito na tayo sa bahay!
God bless.